maganda nakuha ang benepisyo kung sakaling nakatulog tayo ng tama. Tulad ng pagbawas ng stress, nakakatala sa memorya, at nakakatulong sa baktibay ng ating katawan. Kumbaga, kasama ito sa top basic essentials ng isang tao, tulad ng tamang pagkain. Kasama rin sa ating pagtulog yung panaginip. Maaari ito'y nakakatakot, nagpaparadam sa atin ng kasiyahan, o maaaring interpretasyon ng ating hinaharap na problema o mga inaasam sa buhay. May mga panaginip nga na akala natin gising tayo at malalaman na lang natin na panaginip lang pala ito kung sakaling magigising tayo. Naranasan mo ba yung nanaginip ka na masaya? Yung tipong mahalika mo na yung crush mo pero bigla ka magigising. Medyo nakaka-bad trip dahil nabitin yung pagbasa na yung salawal. Pero isipin na lang natin o magpasalamat na lang tayo sa ating lumika dahil nagising tayo para harapin ulit ang buhay. Pero, naranasan mo na rin ba yung pinipilit mong magising para makawala ka sa iyong panaginip? Pero may isang nilalang na pumipigil sa iyo at wala kang magawa dahil hindi mo maigalaw ang iyong katawan at hindi ka mapagsalita. At kung sakaling nakagawa ka ng paraan upang magising, nakakasiguro ka ba na nasa realidad ka na? Yung akala mong realidad ay isa pa lang mangungot. Ang mga sumusunod na karanasan ay binahagi sa akin at sinalaysay ko ang mga ito base sa kanilang point of view. Holy Week, year 2015. Pumunta kami magbabarkada sa isang private resort sa Laguna. Bago kami tumungo sa resort, pumunta muna kami sa kalapit na palengke para bumili ng sariwang karne at isda para masarap yung maging hapunan at pulutan namin. Alas 12 ng tanghali kami nakapunta sa resort. Kaya, bago kami magtampisaw sa swimming pool, kumain muna kami sa isang restaurant sa loob ng resort. At pagkatapos namin magpatunaw na aming kinain, nagpalit na kami ng damit at dumiretso na sa swimming pool. Nung pumatak na alas 7 ng gabi, naganda na kami para sa aming hapunan. Nakiwa ako ng bawang, sibuyas at iba pang mga gulay. At yung ibang kasama ko naman ay nag-ihaw na ng isda at baboy. Natawa sa aming maluto yung mga ulam ng alas 8:30 ng gabi. Maghapon na sana kami ng mga oras na iyon, pero nakita namin yung sinain na kanin na sobrang ito ng luto kaya nagbisto lang kakanin. Humingi ng pasensyo isang kaibigan ko dahil di niya ito nabantayan. Dahil doon, alas 6 ng gabi nakapag-apunan. Napakarami rin kain ko noong gabing iyon at sumali pa ako sa inuman pagkatapos kong kumain. Nakasampo akong boteng pale pilsen noong gabing iyon at hindi mabilang na shot ng fundador. Sa sobrang dami ng ininom ko, tumawag tuloy ako ng uwak. At nung pumatak na ang alas 3 ng umaga, dumiretso na ako sa kwarto at doon ako natulog sa taas ng bunk bed. Nalipungatan ako at napansin kong maliwanag na. Sa tingin ko noon mga alas 7 na ng umaga, sinilip ko rin ibang bunk bed sa kwarto. Pero wala pa man nakaiga. Naisip ko doon na antitibay ng mga kaibigan ko dahil wala pang natutulog. Maaring tuloy pa rin sila sa inuman dahil nagkakairitan sa mga drama sa buhay o maaring naghahanda na sila ng almusal. Tinuloy ko na lang ulit ang tulog ko hanggang may dumagan sa tiyan ko at may humawak sa leeg ko. Noong dinilat ko ang aking mga mata, umuwagat sa akin isang matandang babae. Hindi ko magalaw yung katawan ko. Nagmistula akong parang kulay.
Sinubukan ko sumigaw, pero walang lumalabas sa bibig ko dahil sinasakal ako ng matanda. Habang umingiti ito, nagdasal na lang ako hanggang nagising ako. May mga tao na sa kama at lahat nakatalumbong ng kumot. Kumuha pa ako ng bunk bed para makalabas ng kwarto dahil maninigarilyo ako. Nung nasa tapat na ako ng pintuan, napaskil dito yung house rules ng resort. Pero nung binasa ko yung mga sinasaad, wala sa ayos yung mga letra o yung mga nakasulat. Parang tinapat sa salamin. Hanggang may nakita akong tao nakatayo sa hinayaan ko. Nakatulok mong ito ng kumot. Bigla ito tumalon sa kama at sinunggaban ako. Natumba at napahiga ako sa sahig. At tulad ng nauna, tinagganan at sinakal ako nito. Di ko ulit magalaw ang aking katawan. Pero nagkaroon ako ng pagkakataon na sumigaw. Nagising ulit ako at nahiga pa rin ako sa bunk bed na tinulugan ko. Tumumbad sa akin yung makaibigan ko. Sinabi nila na kanina pa nila ako pinipilit kisingin dahil ungol ako ng ungol. Tatawagin na nga sana nila yung admin ng resort. Nagising ako ng alas 10 ng umaga kasi sinabihan ako ng mga kasama ko na mag-almusal na ako. Pero bago ko lumabas ang kwarto, binasa ko muna yung nakapaskil na house rules para makasigurado. Bata pa lang ako. Nakakaranas na ako ng mga sleep disorders. Sinabi nga sa akin ng tatay ko, noong 18 years old pa lang ako, nakikinig daw ako na nagsisleepwalk. Pumunta daw siya sa kwarto ko noon para ilagay yung pinalanchag damit ko sa cabinet. Pero wala daw ako sa kama at dapat yung oras na yun ay natutulog na ako. Kinising niya nanay ko noon para itanong kung saan ako pumunta. Sinabi na nanay ko na hindi niya alam. Kaya nataranta silang dalawa. Ang inisip nila noon, baka tinala na ako ng boyfriend ko noon. Natagpuan daw nila ako sa tapat ng gate at sa aktong bubuksan ito. Tinawag ako ng tatay ko, pero wala daw akong tugon. Nung nilapitan niya ako, nakapigit daw ako at parang may binubulong. Madalasin akong sumisigaw tuwing natutulog ako. Isa pa mamura. Kung ko kasi misa na bubuhos yung mga anxieties ko sa buhay. Kaya kung sakaling sumasama ako sa isang overnight na outing, sinasabihan ko muna yung makasama ko sa kwarto tungkol sa aking dinadalang kondisyon. Hindi rin ako sumasakay ng pampublikong sasakyan na hindi mo na nagkakape o umiinom ng energy drink kung sakaling kulang ako sa tulog. Nung sumakay kasi ako noon ng bus pa uwi kari sa aking opisina, hindi ko na malayan, nakatulog ako. Nagkataon din na hindi maganda yung panaginip ko, kaya napasigaw ako at nagising. Hiyang-hiya ako noon, dahil mukhang nataranta yung mga ibang pasahero. Pero itong kinukwento ko, ito yung pinakakrabing naranasan ko. Galing ako ng opisina noon at medyo kulang sa tulog. Sinubukan kasi ako ng insomnia noong nakaraang gabi. Kaya dinahan ko na lang sa kape. Nakatalwa nga akong double espresso noong araw na iyon. Para siguradong hindi ako aantukin. Pero yung utak at katawan ko parang naka-autopilot. Sumakay ako ng isang colorum na van papuntang Trinoma. Sa likod ako sumakay at mukhang pinupuno pala ng pasahero. Hindi man ako pong pasahero na rin sa tapat ko habang busy sila sa kanilang cellphones. Medyo pagod din ako nung araw na yon, kaya tinas ko yung kaliwang kamay ko para kapitan yung steel handles. Pagkatapos ay tinantay ko ang aking ulo sa aking braso. Pinagmasdan ko rin yung katapat kong babae dahil gusto ko yung cellphone niya. Isang iPhone 5S na pinag-iipon ako pa lang noong panahon yun. Tumingin sa akin yung babae
at parang nagbago yung mukha niya. Naging pula yung mga mata nito at kumapal yung kilay. Parang demonyong itsura. At bigla ito sumigaw. Habang palapit ang makamay nito, para sunggapan ako. Bigla ako nagising at yung katapat kong babae ay busy lang sa kanyang cellphone. Lumabas muna ako ng upan at bigla ko nilagay yung aking panyo sa mukha dahil hingal ako ng hingal dahil sa takot at hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Tulad naman na unang kwento, nakaranas rin ng mga sleep disorders ang inyong lingkod. Itong ibabahagi kong karanasan ay naging inspirasyon ko rin sa isa sa aking mga nilatala at in-upload na kwento. Ito yung Sleep Up. Isang buwan na nakakalipas noon mula nung bumili ako ng laptop. Windows 8 pa ang nakalagay na operating system. Pero nung nakuha na ako ng patch para ma-update ito sa Windows 10, dininstall ko na ito sa aking laptop. Alas 8 ng gabi noon, nakatapa ako sa aking kama habang nakatapat yung mukha ko sa aking laptop. Napansin ko na medyo matatagal lang pa yung pag-install ng Windows 10. Kaya tumayo muna ako at isipang pumunta muna sa kalapit na 7-Eleven para bumili ng chicheria at soft drinks. Lumabas ako ng aking apartment mula sa pintuan na aking upang bahay at gate ng apartment. Tumungo ako sa 7-Eleven at nabili ko naman yung chicheria at soft drinks. Kaya naglakad ulit ako pabalik ng apartment. Napansin ko may nakatambay na lalaki at nagkwekwentuhan sa tapat ng gate ng apartment. Nung hinawakan ko na yung gate knob para pihitin at buksan ito, bumukas ito pero bigla na walang pakiramdam o bigat yung kanang kamay ko. At ganoon din na nangyari sa mga paa ko. Para ako maapak sa ulap kaya natumba ako. Tinignan lang ako ng malakatambay na lalaki at pagkatapos ay tinuloy lang nila ang kanilang pag-uusap. Naisip ko doon baka may potassium deficiency ako dahil gano'n rin ang nangyari sa isa sa aking mga kaibigan. Pinigil ko tumayo at kumapit na lang sa mga pader at sa mga nakaparaan ng kotse na tinaanan ko para makapunta sa aking apartment. Nung nandun ako sa tapat ng aking apartment, tinawag ko tatay ko para buksan yung pintuan. Pero walang tumugon sa akin. Napakapit yung kaliwang kamay ko sa doorknob at bigla akong napahihit at nabuksan ito. Nagulat ako na medyo madilim yung apartment at hindi pa napipinturahan or not fully furnished pa yung mga pader. Parang mapinagpatong-patong na hollow blocks lang. Sumilip pa nga ako sa labas para makasigurong tamang bahay yung pinasukan ko. Tinuloy ko yung pagpasok sa aking apartment habang nakalantay ang katawan ko sa pader para may suporta ako dahil hirap ako maglakad. Noong tumuko na ako sa may dining area, may mga ibang tao na upo sa dining table. Isang lalaki na mukhang mid-40s ang itsura, isang ginang, isang batang lalaki. Habang nagsisilbing ilaw lang ay nakapato na katila sa lamesa. Litong-lito ako at hindi ko alam ang aking sasabihin. Tumayo yung lalaki at ngumiti na parang kilala ako. Habang palapit yun sa akin, bilang naramdaman ko na may humawak at tumuga sa likod ko. Nanay ko, ginigising ako. Pagdilat ang mga mata ko, nakatapat sa akin yung laptop ko. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Sobrang vivid ng aking panaginip na parang nang bistulang kolektado ito sa kasalukuyang realidad.